Okay, ituturo ko naman sa inyo ngayon kung paano ang paggamit ng pantograph. Okay, ito yung pantograph. Ang tawag dito is pantograph. Isa itong device or engineering device or painting device na mula sa maliit na picture, pwede nyong palakihin gamit itong pantograph. Okay, ito yung pantograph ulitin ko ha. So, medyo nakakalito lang siya. Yan. Pero may mga number siya. Mula number 1, 1 to 10, then 1 to 10, then 1 to 10, then 1 to 10. So, halimbawa, gusto nyo yung picture, halimbawa, itong picture na gagamitin natin, ito, yan is 3R, okay, 3R siya. I-drawing ko siya. So, mula dyan sa maliit na yan, palalaki naman natin siya dito sa malaking pagdodrawing niya. Ang tawag dito is canson. So, ito is nasa number 4. Kung gusto nyo halimbawa na ilipat mas malaki pa, tanggalin nyo lang siya ito, yung tornilyo. Ayan. Okay, huwag lang kayo malilito ha. Kasi ako mismo nalilito rito. Ito is 4. Nasa number 4, ililipat ko siya sa number 3 or number 5. Depende kung gaano kalaki. So, ayan siya. Pag natanggal siya, huwag lang kayong malilito ha. Kung number 4 to dito, dapat number 4 din doon. O kung number 5 dito, dapat number 5 doon. So, ulitin ko. Ibalik ko siya sa number 4. Ayan. And then, pag nasa number 4 siya, dapat number 4 din dito. Dito sa kabila. Hindi pwedeng number 5 kasi masisira yung inyong drawing. Ay, yan. Tapos meron siyang matulis dito, yan o. Pakita ko sa inyo, yan. Kita po, yan. Yan yung matulis. So, ito yung dadaan dun sa inyong original na drawing. So, paandarin nyo siya para lumaki yung inyong idodrawing. And then, meron siya dito. Ito naman yung parang sa chest, na po ng chest. Ito rin yung dudulas para umandar itong inyong pantograph. And then, meron siyang tinatawag na pencil holder. Pero may mga pantograph kasi na, no, na pinapasok ang pencil. Pero ito, hindi. Yung mismong charcoal ng pencil ang nakalagay dito. Ang tawag lang namin dito is bala ng lapis. Yan. So, meron siyang holder para kailangan pag ginamit nyo to, hindi siya uuga o gagalaw. Kaya, nilalagyan siya ng holder o ng clamp. Ito siya. Tanggalin ko muna. Nakakabit na siya kasi. So, ito yung clamp. Yung clamp niya. So, meron siyang butas dito. Dito siya ilalagay. So, yan. So, kailangan lang hindi gagalaw. So, ibalik natin siya dito. Ipag-i-clamp natin siya dito. So, nilagyan ko lang siya ng papel para hindi masira yung kinakabitan ng clamp. Kailangan hindi siya umuuga. So, ito na yung pantograph. Nakaset na siya sa 4. Ibabalik ko siya dito. Itatuso ko lang siya. Yan. Hindi na siya umuuga ngayon. Ngayon, ito yung picture na gagayahin natin. So, hindi ko siya kukunin ng buo. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano lalaki. Kunin ko lang yung dalawa niyang, kukopihin ko lang yung dalawa niyang mata. So, may mga take din siya. Kailangan kasi hindi magalaw yung kukopihan ninyo. Habang umaandar yung pantograph, hindi pwedeng magalaw. So, kailangan lagyan nyo siya ng tape. So, ayan na. Kopyahin natin ngayon yung kanyang mata. So, andoon yung kabila niya mata. So, yung isa mo niya mata dito. Okay, ready? Start natin. Okay. Kunin natin yung mata. Sa pala, dapat hindi rin magalaw. Nakalimutan ko. Dapat hindi rin magalaw ang inyong papel. Kukopyahan. Kailangan naka-fix. Dahil pag magalaw siya,
masisira yung to drawing. So from size from small to big. Okay, ito na siya. To drawing ko yung kanyang mata. Kokopihin ko. Ayan. So mula sa 3R, kuha ko na yung isa niyong mata. So, yun. So, ibig sabihin, mula doon hanggang sa malaki. So, eto na siya ngayon. Pakita ko siya sa inyo. Madali lang siya. Kahit mga bata, kayang-kaya itong gawin. In fact, mas maganda nga ito sa mga bata. Para magka-interest silang mag-painting or mag-drawing. So, may mga unnecessary lines lang. Pwede nating erase yun. Palilinawin ko lang siya para makita nyo. So, ito yung kanyang kinopya natin, yung mata lang. So, mula sa maliit, nakuha natin siya, inilipat natin siya sa mas malaki. Sa susunod na video ko, ipapakita sa inyo yung kanyang buong mukha. So, kapag na-drawing ko na siya. Okay. Try nyong gumamit ng pantograph.